hindi na kung siguro na kailangan ng ano pa man. Ibig sabihin na, kung ano yung natanggap ng doctrine na, ay tama na sa akin to. Kasi ito na yung natanggap ko eh. Baka sapat na sa akin to. Pero sabi si Biblia, hindi mo alam na iba pala yung human. Ibig sabihin mga kapatid, kailangan ang isang Biblia, kailangan mo ang kapsalisig. At kung ano may natanggap ko, patunayan ko sa iba na tama ka yung natanggap ko. Kasi paano mo maalaman ang isang bagay kung hindi mo ikukumpara? Kaya nga mayroong judge eh. Kasi nagkaroon, right or wrong. Paano mo malaman ang isang mali kung hindi mo pa nakapatunayan? Diba? Tapos sa LCM. Sa LCM mga kapatid, sabi doon na ano ibig sabihin ng LCM? Love, courtship, and marriage. Pag isang tao na bago lang siya asawa, mayroon na siyang courtship, mayroon na siyang pagliligawan. Hindi siya pwede na mag-asawa na walang pagliligawan. Nandun sa mga bagay na sa mga basa atin, palawag na mag-asawa. Kailangan may kasal ka muna sa kay Kristo, mga kapatid. Kailangan yung word muna. Kaya nga tayo, meron tayong topic na pag meron naliligaw sa'yo na takay-takalabas, ay kailangan dalhin mo muna sa hoko, isagpig niyo. Kasi bakit? Para inatan yung mga bagay na magagawa natin na hindi ka makapagsigil sa laman. Kailangan makasal mo na kayo sa lita ng Diyos bago sa physical. Kaya nga, si Cristo mga kapatid ay type na sa iglesia. Kung paano si Adan ay pinagkasamahan niya sa iba, dahil si iba ay nakasala, ay pinagkasamahan pa rin niya. Ganun din sa kay Cristo mga kapatid na dahil sa ating kasalanan, pinagkasamahan tayo ngayon sa pangalitan ng Endugo mga kapatid. At ikaw, PTE mga kapatid. PTE. Ito ang patriarchal training sa ating pamilya, sa ating pamilya mga kapatid. Sabi nga ng ating kapatid kanina na yung anak natin, yung isang reward niya ng Diyos yan sa atin. Kumbaga, hindi tayo may-ari niya kung yung Diyos, kasi Diyos ang nagbigay ng buhay niyan. Kumbaga, tayo nakapangalaga lamang. Nakapangalaga lamang tayo. Kaya kasabi doon sa Isaiah, sa Isaiah 59:28, makibasa ka. Ito na ako sa pitiya. As for me, this is my covenant. This day send the Lord my spirit that is upon thee, and my words will I have put in thy mouth shall not depart of thy mouth, not out of the mouth of the seed, nor out of the mouth of the seed to the Lord from conceived forever. Sabi nyo na, ang salita ng Diyos ay hindi iwal sa ating bibig, sa ating mga angkan, mga kapatid. Pag ikaw may word of God, kailangan hindi ito na kayo wala sa'yo. Katulad ng ating pag-visitation mga kapatid sa ating mga kapatid. Sa ating mga kapatid, pag pumunta pa tayo ng mga ating pag-uusapan ay mga buhay-buhay ng mga kapatid. Diba? Kailangan doon yung salita. Kailangan sabi nga huwag iiwalay sa ating bibig mga kapatid. Sa ating mga anak. Kaya nga sabi dito sa Deuteronomy 6:7 na turuan natin ang ating mga anak na habang lumalakad, habang nakaupo, habang kumakain. Kasi mga kapatid, siya patuturo sa akin ito na nung palit pa si Mr. Jaya, nung grade 1 siya, grade 2. Hinahatid ko sa labas siya habang pumapasok. Pag naglalakad kami sa papunta ng bahay ng palabas, nagsipama kayo, sinisil ko sa kanya yung word of God, yung pagdating sa pagsunod ng magulang, yung tama, mga kapatid. At nakukuha niya. Pero hindi yung epekto. Anong nangyari lang mga kapatid? Naging relax ako. Pero nakikita ko yung epekto na nagkaroon siya ng hanggang na pagkatanong. Kasi yun ang lagi yung turo mo sa kanya. Pero pag nagre-relax ka, nawawala yung kauhaw kanya na tatanong siya. Kasi sabi ng ating kapatid na kung ano, yung ang magulang yun ang influence siya. Pag ano nakikita sa magulang, yun yung may nalak natin. Kaya nga, napalo kay sister o kay sister coaching. Tingnan mo sister coaching mga kapatid. Influence siya, di ba?
Kung paano mag-report si Sister Cozy, napakahaba, ganda din yung anak niya. Kasi tinan mo yung employee siya, mga kapatid. Kasi kung mga ayok tayo, mga magulang, kung nag-relax tayo sa spiritual, ganun din yung anak natin. Mga kapatid. Sa Kawikaan 22:6, di ba sabi doon na turuan ng bata sa daan, di ba? Na ano bang inuturuan sa mga bata? Yung daan ng spiritual. Tayo, pa nasa bahay tayo, mga kapatid, yung mga anak natin, minsan talagang ayaw dali tayo, mga kapatid. Hindi natin pwede na hindi siya kamain. Kailangan kumain sila kahit dali tayo. Hindi na saan siya ng pagkain. Pero pagdating sa words of God, pag dali tayo, ay mawala na yung pabasa, kaya nagkalit ako eh. Pero subukan mo yung anak mo na umupakain kasi galit ka. Talagang yung kahit anumang galit mo ay isang tabi mo dahil lang sa mga pang-physical na pagkain. Alam natin na kailangan, sabi nga ng Diyos na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita lumalabas ng bibig ng Diyos. Ayan ang isang magbura, sabi doon na sa Kawikaan 29:15 na pag ang bata daw na, pag ang bata ay hinayaan mo na ibaga, sabi, basahin natin. Sa 29:15, Proverbs 29:15. The rat and the frog give wisdom, but the child went to the himself, bringing his mother to him. Alam mo yung bata, mga kapatid, na pag tayo pa rin nag-uuro ng pamalo sa anak natin, humiya siya sa atin. Ako, layo ko naranasan niya, mga kapatid, na kasi na maging sa aking pamilya, hindi na ako magtuwi ng iba. Napakabata na, minsan, may bata mga video eh. Pero minsan, pag nagkakamali yung bata, ang ginagawa ng mga matanda, tumatawa pa sila, bigis yung mga, nagiging cute sa kanila, mga kapatid. Pero dapat mag-i-drive ang ating puso. Kasi, alam na natin, kasi, pag tinatawa na natin yung mali nila, nagiging tama sa kanila yon. Kaya, dapat mag-i-drive tayo, mayroon tayong wisdom, mabilas. Kasi ang magulang dapat may wisdom sa spiritual na bagay. Ito yung opinion, mga kapatid. Tapos na ako naman sa progressive ministry naman, mga kapatid. Sabi na lang natin, mga kapatid, na tayo, maging tayo mga pamilya, mga magulang anak, dapat magkaroon tayo ng set up na pag ano man natanggap natin, magkuha tayo na sabi na ay magpugreso tayo na kailangan humakbang tayo. Magkaroon tayo na sharing sa mga ibang ka-church na magkaroon tayo ng sit-up training, mga kapatid, kasi dito tayo lumalang. Sabi nga sa Peter ngayon na dapat tayo ay handang sumagot sa mga tanong. Hila, mga kapatid. Kaya may papakita ko sa inyong video regarding doon sa bata, na training doon sa bata. Simula maliit pa lang siya, tinitrain siya. Then later on, siya pala yung gagamitin ng Diyos para mabago. Sabi doon, dahil doon sa kanya ginawa, mabago ang buong mundo. Okay, tatawag ko si Brother Dick. Okay. Harapan ka natin ang Panginoon sa Panginoon. Magandang hapon po sa Linda. Dito na lang ako, Father John. Buti kasi mababa ka eh. Ano maganda eh. Oo. Tayo. Okay.
Kabisado naman natin ito. Kanina tinalakay na po ito, kanina pinadaan. Yung sa kay Abraham, di ba alam po natin story ni Abraham, yung anak niya na hinabuhay niya. Nakita po natin kung babaybayin po natin story ni Abraham. Kasi nag-alimbawa sa kanyang anak. Sabi ng Diyos sa kanya, bumangon ka at ihandog mo, ihandog mo. Pero si Abraham, hindi po siya nagreklamo sa Diyos. Hindi niya pinakita sa anak niya na, ba't ko bibigay ang anak ko? Kahit sa isa sabi para rin mo yung dahil. Hindi po niya sinabi. Hindi po siya nagreklamo sa Diyos. Nakita ng anak niya, yung ama niya, sumunod sa Diyos. Nagpunta sila sa doon sa handugan. Dala-dala po niya yung anak niya. At pinalihan niya yung bata, sumunod yung bata. Nakita po natin yung pagsunod po ng bata. Maganda pagpalaki ng kanyang magulang. Sinunod niya yung utos ng Diyos na pagpalaki ng bata. Yung nababasa natin sa Proverbs, diba? Nakita natin na si Abraham naging halimbawa siya bilang isang anak, bilang isang magulang. At si Isaac po, sumunod din po sa kanya na walang pagtangke. Pinalihan yung kamay niya at iniga. Hindi po umangal yung bata. Tay, ano gagawin niyo sa akin? Ba't niyo ako iahandog? Hindi niya sinabi ng bata. Sumunod niya sa anak, sa magulang niya. Alam niya kung ano yung gagawin. Alam niya yung mangyayari. Pero hindi po siya tumanggi. Kasi maganda yung pagkalaki sa bata. Dinami, ito yung sinunod niya yung ano ng Diyos na binigay sa kanya. Bilang isang propeta. Praise God. Naging halimbawa sa isa panong natin ngayon na pagpalaki sa ating mga anak. Ako po merong kwento sa inyo sa Sandibutan, mga nangyayari na ito. Meron pong isang magama sa Mindanao. Yung anak niya, hindi niya nagabayan to. Lumaki ng lumaki. Naging binata na. Tapos, lumaki po siya ng walang disiplina. Naging criminal, other words, naging criminal yung bata. Naging holdtapper, mamamatay tao. Dahil walang gabay sa kanya. Walang gabay na magulang. Tapos, nung nagulong po yung bata, natulan pa ng Marcos ng kamatayan, bitay. Yung araw, usap pa diba, yung parent squad. Yung pahagal sa kanya, parent squad. Hindi naman niya, kailangan ko tumakas dito. Wala siya naisip kung sino sisisihin niya. Wala siya ibang naisip kundi ang ama niya. Dahil hindi siya, pinabayaan siya ng ama niya. Pinuntahan, tumakas siya sa kulungan. Gumawa talaga siya para makatakas. Pagtakas niya sa kulungan, pinuntahan niya yung magulang niya. Dinala niya sa gitna ng gubat. Tinapad niya doon sa puno na baluktot. Pinahawak, daladala niya yung palakol. Sabi niya sa ama niya, Tay, ito yung palakol. Ituwid mo yung puno na yan, na 100 years na. Nakagaganyan po yung, ano, yung pagtubo ng puno. Tumiyak po yung tatay niya. Sabi, Tay, papatayin kita pag hindi mo natuwid ko. Dahil ikaw ang dahilan, bakit ako naging kriminal? Anong nangyari? Tumiyak po yung tatay doon sa harap ng puno. Nanalangin siya. Tumatawag sa Diyos. Anak, hindi ko naman ito tuwid yan. Napakalaki ng puno na yan. Anong ginawa ng anak ng bata? Nang matanda lang ngayon siya. Pinatay niya yung kanyang ama. Tapos kung sumuko uli siya doon sa kulungan, bumalik siya sa kulungan. Natupad na yung mission niya. Yung mission siya. Ayun. Nakatulan siya ng firing squad ng panahon na yun. Nakita po natin sa panahon natin ngayon, noong panahon namin sa iglesia, wala talagang nangangapa kami tungkol sa bata, paano namin tuturuan yung bata. Binabasa po natin yung Proverbs, balik po tayo sa 22, verse 6 sa Proverbs. Nakita po natin, nakalagay po sa Proverbs 22, turuan natin ang ating anak. Hindi po namin alam kung anong gagawin turo. Ituturuan namin, ganun lang po ang maraan. Anak, manalangin tayo, ganun lang. Pero hindi po, sa panahon natin ngayon, napakaswerte natin mga anak ng Diyos. Right? May instruction ng Diyos sa atin. Ito po. Proverbs 22:6, then of the child in the way, he shall go, and when he is old, he will not depart from it. Nakita po natin, maliwanag po yung Bible. Pero hindi po naging maliwanag ng gusto sa amin ng panahon na yun. Nangangapwa po, iglesia noong araw. Sa
sa mensahe paano palalakiin ng mga bata. Kundi tinuturo ng pastor, paluin mo yung bata pag nagkasala. Wala pong training ng magulang. Kaya maswerte tayo sa Bible Ministry. May training ng magulang natin. Paano ituruan ang ating mga anak ituwin? Meron tayo, ano ang ministry natin? May hukong ministry tayo. Meron tayong LCM sa ating pag-asawa. PTA, Patriarchal Training. Training sa magulang para paano natin palakin ating anak. Napakaswerte natin, mga kapatid. Napakaswerte natin kasi may mensaheng tayo sa panahon natin ngayon. In the last days, ang mensahe natin napakahalaga na binigay sa atin. Kung tayo magiging matigas sa ulo, hindi natin susundin ang ating anak, matutulad po tayo sa libutan na gumulugtot ang bata. Lumaki nang wala na pong pagkakataon ito eh. Bagamang diretso ang katawan niya, pero balugtot pa rin ang pag-iisip niya. Why? Kasi hindi po naturuan ng tama. Kaya mapalad po tayo mga Kristiyano ngayon, mga kapatid. Tayo naturuan. Meron tayong Bible Ministry na itinuturo, ginagabay sa atin. Yung ministry, yung ministry na yan. Nakatulong po sa atin. Paano tayo? Misan, madugo po talaga ang magturo ng ministry. Misan, mapalad po yung spirito natin. Pero, kung pagkaan natin ang revelation, ang laman po ng mensahe na yan ay napakahalaga sa pagpalaki ng ating mga anak. Napakaswerte po natin, mga kapatid. Tayo yung mga anak natin, pwede natin palakiin dito po. Kaya, maswerte mo ang sinila ngayon dahil may gabay na po tayo. May instruction sa ang Diyos sa atin. May instruction lagi na binibigay sa atin. May mensahe na ipinahayag sa atin. Napakaswerte natin, mga magulang. Kaya nga, huwag natin tanggihan po ang mensahe dumating sa atin sa panating ngayon. Napakahalaga. Ituloy po natin ang mensahe niyan. Huwag po tayong matras. Huwag po natin, kasi mapipinsala po ang ating anak, ang ating sinasabukan, pag tayo tumanggi sa katotohanan. Praise God, tuloy ng Panginoon. Kami talaga nung araw, para kami bulag na mata, na hindi namin alam po sa ngayon po, anong gagawin namin, disiplina sa anak namin. Pero napakaswerte natin ngayon. Dahil meron tayong tinawag para ituro sa atin kung paano tayo magturo sa ating mga anak ng tamang landas. Maraming salamat. Okay. Malaging ko si Amen. Praise God. Magandang hapon sa bawat isa. Amen. Gusto ko lang tawagin yung pansin yung mga sponsor. Pwede ba tumayo? Lahat ng sponsor. Gusto ko lang makilala para mamaya magkaanoan tayo. So lahat ng sponsor. Pwede pataas. Pakihin tayo lang. So, salamat. So, tayo ngayon, nandito po tayo isang tayo po yung maging witness sa bata na ihandog sa hapon po ito. Pero bago po tayo umabot doon sa pagtatalaga ng bata, dapat meron po tayong maintindihan. Yung pagiging sponsor na